Hello mga Beshi! Welcome po sa aking YouTube channel. So, ito na naman po ang Beshi Marie para sa panibagong topic natin for today. So, isa ka ba sa mga OFW na nandito sa Middle East na nakakaranas ng paglulugas, ng pagkasira ng iyong buhok? Na bago ka makaalis ng Pilipinas o pagdating dito is maganda, shiny, walang sira. So, kung isa ka sa mga nakakaranas nito ng pagkasira o pagkalugas ng buhok na parang akala mo hindi normal o akala mo para kang may cancer dahil bawat paligo mo is naglulugas, gusto mo ba ng solusyon or sikreto kung paano hindi masira ang iyong buhok dito sa Middle East? So, kung interesado ka, para sa iyo ang video na to, Beshi. So, ayun na nga. Marami sa atin dito sa Middle East yung nakakaranas, no, ng paglulugas ng mga buhok. Ng ating buhok. Paulit-ulit, Beshi. Yung pag-alis natin ng Pilipinas, lalo kung first time ka, no, na nag-abroad dito sa Middle East, magtataka ka, Besh. Bakit kaya bawat paligo ko? Bakit kaya bawat pagsusuklay ko? Hindi normal yung pagbabawas ng aking buhok. No? Kung nagtataka ka, Beshi, bakit nga ba? Pero sa Pilipinas, hindi naman, normal lang naman ang pagkalugas. Pero dito, matapos mong mag-abroad, matapos mong makarating sa ganitong lugar, bawat suklay, bawat paligo, ayan. Kung hindi 10, 11, 11, basta ganun siya kadami kung maglugas. So parang iisipin mo sa bawat isang kontrata mo, no, uuwi ka ng sobrang nipis ng buhok. Pero tingnan nyo ko, talagang nasira ang buhok ko, Beshi, nung ako ay nag-Kuwait, nung first time ko na hindi ko alam kung ano ang technique, no? So number one, mga Beshi, kung kayo interesado, number one, shampoo or conditioner, Beshi. Bakit hindi mo i-try na palitan ng iyong shampoo ang iyong conditioner, no? Na ginagamit. So, baka yun sa mga isa yun sa mga nangungunang dahilan, no? Kung kaya't naglulugas o madaling naglulugas ang iyong buhok. So, try mo, Beshi, yung mga mild lang. Mga mild yung hindi masyadong matapang, no? So, baka isa yun sa dahilan. So, pangalawang dahilan na na-experience ko, no, na sarili kong na-experience is masyado akong na-stress. Stress ka, Beshi. Masyado kang nag-iisip, masyado kang nag-overthink, or masyado kang namumroblema dito sa abroad, or siguro, marami naman sa atin, di ba, pag dito sa abroad, marami tayong problema, maraming problema sa Pilipinas na parang tayo ang may dala-dala dito, no, mga Beshi. So, isa yun sa nakakapagpahina ng tibay ng ating buhok, stress, Beshi. So, iwasan nating ma-stress, no? Iwasan nating ma-stress. Gumawa tayo ng mga dahilan or ng mga paraan para maiwasan natin yung stress, para ma-absorb pa rin natin yung pagiging be happy, gano'n, mga Beshi. So, pangatlong dahilan. So, kasi dito sa Middle East, pag talaga tag-init, no? Kahit may cooler tayo o sa bawat paliguan dito, kahit lagay natin sa cool na temperature, no? Talagang mainit yung bagsak ng tubig. Talagang mainit, Besh. No? So, para kang nagpapakulo ng manok na nilitsyon na gusto mong tanggalan ng balahibo. So, yun yung pakiramdam, ano. Try nyo sa manok, mga Beshi. Yung gusto nyo siyang balahibuhan, try nyo buhusan ng medyo mainit na tubig. O sabihin na natin mainit na tubig kasi parang ganito din yung tubig dito. Talagang ang init, Besh. So, buhusan mo ng tubig yung may balahibong manok. Hindi ba? Maglulugas. Maglulugas, Besh. So, iwasan mong maliligo, Beshi, ng mainit na tubig kahit pa yan maligamgam. Yung alam mong
nakakapagpalugas talaga yung parang ganun nga sa manok na kinatay. So, ang ginagawa namin ditong paraan para hindi kami makakapaligo o hindi namin magagamit yung ganung tubig, bumili kami ng malaking drum. May mga nabibiling drum sa labas, no? Pabili kayo sa mga ano nyo kung hindi kayo nakakalabas. Pabili kayo sa madam nyo o sa maneho nyo ng drum, no? So, sa tuwing gabi or yung bago kayong maligo, magpalamig na kayo ng tubig. Mag-ipon na kayo para hindi nyo maipapaligo yung labas ng tubig sa gripo. So, yun lang mga beshi. Isa lang ang ginagawa namin, ang ginawa namin na solusyon para hindi kami makapaligo ng mainit na tubig, no? Bumili kami ng drum. So, nung nagpabili kami ng drum, nalaman ng amo namin, so, siya naman din ang nagbayad, no? So, ganun lang mga beshi. Teknik-teknikan din yan. Kasi, pag hindi natin ginamitan ng mga teknik dito sa abroad, no, mga beshi, tayo din ang mahihirapan, lalo yun nga, syempre, sa isang babae, pangit naman kung pangit ang buhok mo, diba? So, yun, isa yun sa mga asset ng kababaihan, beshi, kailangan medyo maganda ang ano ng buhok mo, beshi. So, salamat po sa mga magwa-watch, no? Pasensya na kayo kasi madalian lang yung mga vlog natin. So, alam nyo na, beshi, ang inyong beshi. So, salamat po sa mga gusto pong mag-subscribe, please. Subscribe naman po kayo. Suportahan nyo naman po ang aking maliit na YouTube channel. So, malapit na, no? Malapit na. Kaunting tiis na lang. At tayo makakauwi na rin. Sana nga, mga beshi, matapos na, no? Matapos na yung corona na yan, para naman makauwi na, no, para hindi na natin maranasan yung matinding init, no, dito na nararanasan natin. Kung mainit man sa Pilipinas, is poso lang dun sa Pilipinas, okay na beshi, okay ng pampaligo. So, bye-bye, salamat, be happy mga beshi.